Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin na mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at mga kababayan na nasa Pag-asa Island sa Kalayaan Island Group ng West Philippine Sea. Ako po si Attorney Mimi Campos Banayat. Samahan ninyo ako sa isang oras na kwentuhan sa sharing lusog kabataan dito lang sa Health Check Plus. Mapapakinggan at mapapanood sa DZRH Radio, Digital TV, Cable Networks at Facebook, YouTube at sa website. Back to school na po ang pag-aaral na umabot na sa 100 piling eskwelahan sa buong bansa. Face-to-face na ulit at sana ay tuloy-tuloy na po ito. Voluntary na rin ang pagsuot ng face shield sa lugar na Alert Level 2 tulad sa Metro Manila. Pero wag po tayong makumpiyansa, ingat pa rin tayo ng gusto at sumunod sa mga health protocols. Ngayong araw, ating mapapakinggan ang isang kwentong tungkol kay Kiko Kitikiti. Isinulat ni Lauren V. Macaraeg at inilarawan ni Ito Chua para sa Room to Read at Lampara Books. Ginawang dula sa radyo ng Room to Read sa pakikipagtulungan sa Tanghalang Pilipino ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas. Kaya wag na natin patagalin, mga bata at magulang, ating pakinggan ang kwento ni Kiko Kitikiti. Inihahandog ng Tanghalang Pilipino sa pakikipagtulungan ng Room to Read ang mga kwentong musmos. Nandito na naman tayo mga bata at muli tayong nagbabalik sa mga kwentong musmos. Oh, handa na ba kayong makinig sa panibagong kwento? Tara na! Ang kwento natin ngayong araw ay pinamagatang Kiko Kitikiti. Ito ay kwento ni Lauren Macaraeg at sinulat para sa Dulang Audio ni Sylvester Bagadyong sa direksyon ni Marco Viania. Bibilisan ko na ang pagliligo, pagbibihis, pagkain at pagsisipilyo. Ready, set, go! May hinahabol kaya si Kiko? Bakit kaya siya nagmamadali? Tayo na. Samahan nating maghanda si Kiko para sa eskwela. Dito sa Kiko Kitikiti. Kailangan ko na maligo. Ayoko malate sa school. Buhos! Brrr! Ang lamig! Sabon! Buhos! Brrr! Ma, yung tuwalya ko po. Bibilisan ko ng kumain na agahan. Ma, yung gatas ko po. Ma, yung sipilyo ko po. Mauuna na po ako papuntang school, mama. Ayos! Maluwag ang kalsada. Makakatakbo na ako na mabilis at makakarating agad sa school. Tabi po, tabi po, tabi-tabi po. Tabi po, tabi po, tabi-tabi po. Ay! Ang bilis naman tumakbo ng batang yon! Akala mo may ari ng daan! Pasensya na po! Yes! Nakarating din sa school! Oops! Good morning, Kiko! Sorry po, nabangga ko kayo! Anong ang sabi ni teacher sa'yo? Magdahan-dahan para guloy maiwasan? Nagmamadali ka na naman. Sabayan mo nga ako. Magdahan-dahan! Para gulo ay maiwasan. Very good. Sige na, maupo ka na sa tabi ni Ninay. Okay po. Good morning, Ninay. Ay! Nahulog mo yung libro ko sa sahig, Kiko. Sorry, pupulutin ko na lang. Ito na, Ninay. Thank you. Maupo na kayong lahat. Bago tayo magsimula sa mga aralin natin sa araw na ito, at dahil Biyernes ngayon, ipapaalala ko lang na maiiwan si na Timothy, Ivan, Ninay at Kiko para maglinis ng ating classroom mamaya. Teacher! Teacher! Ano pong gagawin? Mamayang uwian, maglilinis kayo ni na Timothy, Ivan at Ninay. Ah, okay po. Maglilinis kami mamayang uwian. Tama, Kiko. Simulan na ba natin ang klase? Apo po! Naku, magsisimula na naman ang klase. Sigurado, paulit-ulit na namang maririnig ang pangalan ko. Minsan sa English, sabi ni teacher, Kiko, nandito lang sa harap si teacher. Dito ka lang tumingin. Ang dami ko kasing gustong tingnan. Yung mga classmate ko, yung mga libro,
yung mga disenyo sa classroom namin, yung mga tao sa labas. Kung pwede nga lang sabay-sabay ko silang tingnan eh. Kaso, sabi ni teacher, kapag nagtuturo siya, sa kanya lang ang mata namin. Ang hirap. Dati naman nung math. Teacher, ang likod po ni Kiko. Pinapatunog na po yung table namin. Maingay po. Kiko, okay ka lang? Naiingayan na sa'yo si Timothy, oh. Paano nga ulit yung tamang pag-upo na tinuro ni teacher? Timothy, paano nga yung tamang pag-upo na tinuro ko? Sabayan mo siya, Kiko, ah. Diretso lang po ang upo. Tapos nasa table ang mga kamay. Very good, Timothy and Kiko. Yay! Buti na lang, sinabayan ako ni Timothy sa pinapagawa ni teacher. Yung pet ko naman kasi, parang bulate. Hindi ko mapigilang gumalaw. Minsan, hindi ko rin mapigilang magsalita. Noong science kasi namin... Yes, Kiko, may sasabihin ka ba tungkol sa mga paru-paro? Teacher, dati dinapuan po ako ng paru-paro sa balikat. Oh, talaga? Tapos, hindi ako gumalaw kasi ayokong umalis yung paru-paro. Tapos tinawag ko yung kalaro ko para kumuha ng bote. Gusto ko kasi ipakita kay mama yung paru-paro. Kiko? Tapos gumalaw na ako. Tapos umalis yung paru-paro. Tapos hinabol namin ng kalaro ko. Tapos nadapa ako kasi binilisan ko yung takbo ko para mahanap yung paru-paro. Kaso nagtago siya ng mabilis tapos... Kiko? Kiko? Maganda yung kwento mo. Pero si teacher naman ang may sasabihin. Okay. Ngayon... Alam niyo na kung ano ang buhay ng isang paru-paro. Ang assignment niya para bukas... Teacher, kailan po kami maglilinis? Mamayang uwian pa, sandali na lang. Sasabihin lang ni teacher ang assignment niyo sa science, okay? Ang una niyong gagawin, magdo-drawing kayo ng paru-paro. Tapos... Teacher, matagal po ba yung uwian? Kailangan munang masabi ni teacher ang assignment, tapos pwede na tayong umuwi, Kiko. Tapos, makakapaglinis na kayo ng classroom. Okay po. Buti na lang, mabait ang teacher. Kahit madami akong kinikwento, nakikinig pa rin siya. Goodbye, class! Huwag kayong magpapalit sa klase bukas, ha? At dahil Biyernes ngayon, ang maiiwang maglilinis ay sina Timothy, Ivan, Ninay at Kiko. Yes! Yes! Yay! Yes! Ano kaya mauunahin ko? Magwawalis? Magpapakintab ng sahig? Pupunasan ng blackboard? Iaayos ang mga upuan? Ano ko yung gagawin ko? Classmates, ako ang bahala. Tingnan nyo, mabilis ko lang malilinis itong classroom natin. Ako na ang magwawalis, Timothy! Wow, ang bilis mo, Kiko! Nalinis mo agad yung sahig? Sabi sa'yo eh. Oops, tabi ka na lang sa gilid, Ninay. Baka madulas ka pa. Ako nang magpapakintab ng sahig. Akin ang basahan. Ako na, Kiko. Gusto ko rin maglinis. Wow! Ang kintab nga! Apir tayo, Kiko! Ivan! Ako na mag-aayos ng mga upuan! Kayang-kaya ko na to! Tcharan! Tapos na! Sabi ko sa inyo eh, ang bilis ko, di ba? Akala ko guguluhin mo lang yung mga nalinis ko eh. Ang galing mo, Kiko! Sobrang kintab ng sahig! At pantay-pantay ang mga upuan natin. Ang ganda! Sabi ko naman sa inyo eh, mabilis ko lang malilinis ang classroom. Thank you, Kiko! Ay, pero bakit kung saan-saan ka tumitingin kapag nagtuturo si teacher? Oo nga, tapos ang likot mo pa sa upuan. Ang dami mo nga rin kwento, Kiko eh. Bakit nga ba? Uwi na kami, Kiko, ha? Salamat ulit! Bye-bye, Kiko! Gusto ko na sanang sumabay sa kanila pa uwi, kaso hindi na ako nakasagot. Bakit nga ba ang likot ko? Bakit madami akong sinasabi? Bakit madami akong tinitingnan ng mga bagay? Bakit binibilisan ko ang mga ginagawa ko? Bakit nga ba? Di ko alam. Hala! Baka naiinis na sa akin si teacher. Baka naguguluhan na siya sa akin. Baka hindi talaga ako gusto ng mga classmates ko. Baka hindi na nila ako gusto makasama. Paano na? Ayokong kaklase yan si Kiko. Ang likot-likot na, ang ngingay pa. Ikot ka ng ikot. Saan ka ba pinaglihi? Galaw ka ng galaw. Nakakainis. Pinanganak ka ba talaga sa galaw-gaw? Si Kiko, tabi. Tabi na. Nagmamadali na naman yan. Aray! Natapakan mo yung pa ako. Ang
bilis-bilis mo kasi maglakad. Tara na nga, alis na tayo dito. Madami na namang ikukwento yung si Kiko. Ang kulit-kulit mo, Kiko. Para kang kiti-kiti. Kiko, Kiko, kiti-kiti. Kiko, kiti-kiti. Kiko, kiti-kiti. Kiko, kiti-kiti. Kiko, kiti-kiti. Ang hirap makinig kapag ang dami nagsasalita. Totoo ba ang mga sinasabi nyo? Anong gagawin ko? Ayoko na. Gusto ko na lang tumakbo ng tumakbo. Tama na! Kiko, ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Dahil ba wala kang kasabay umuwi? Teacher, umalis na po mga kaklasiko. Gusto mo bang samahan kita pa uwi? Teacher, naiinis po ba kayo sa akin dahil ang likot-likot ko? Tapos, ang dami kong tinitingnan. Tapos, ang dami kong kinikwento. Bakit naman ako maiinis sa'yo? Kung minsan, talagang malilikot lang ang mga batang katulad mo. Kaya nga nandito si teacher para sabihin sa'yo kung ano ang dapat at hindi dapat gawin kapag nasa school ka. Akala ko po kasi naiinis na kayo sa akin, pati yung mga classmates ko. Aray! Ang sakit! Ang sakit! Natulis ako! Tulungan niyo ako! Si Ninay ba yun? Hindi ako makatayo! Aray! Tutulungan ko ba si Ninay? Kaso baka isipin ng mga classmates ko na ako may kasalanan. Baka sabihin nila, nagmamadali ako kaya nadulas si Ninay. Paano kung hindi talaga nila ako pansinin? Tama ba itong gagawin ko? Kinakabahan ako! Sige! Bahala na! Ninay! Tutulungan kita! Ninay! Humawa ka lang sa akin ng mahigpit! Dadaling kita sa clinic! Ready? Go! Nurse! Nurse! Nadulas po ang classmate ko! Halika! Dalhin mo na siya dito. Ihihiga ko na siya dito sa kama sa loob ng clinic. Huwag ka nang mag-alala. Ako nang gagamot sa kanya. Umupo ka muna dyan. Naghintay muna ako sa upuan nang itinuro sa akin ng nurse. Narinig ko, masakit daw ang likod ni Ninay. Umiiyak. Sana maging okay din siya. Ayan, oh. Tapos ko nang gamutin ang sugat ng classmate mo. Ano nga ang pangalan mo? Ako po si Kiko. Siya naman si Ninay. Ang bait mo naman, Kiko. Ako po? Mabait? Oo naman. O, pwede ka nang tumayo, Ninay. Ayan. Mabuti na ihatid ka kaagad ni Kiko dito sa klinik. Salamat, Kiko, ha? Thank you, Kiko. At dahil tinulungan mo si Ninay, alam mo, pwede ka nang tawaging superhero. Talaga po? Superhero na ako? Hindi na kiti-kiti? Simula ngayon, ikaw na ang super kiti-kiti. Heto na ako! Si Kiko na makulit, pero mabait. Ang inyong super kiti-kiti! Wow! Ang galing-galing ni Kiko! Super kiti-kiti! Classmate mo yan! Ang galing-galing ko! At dyan nagtatapos ang kwento ni Kiko sa Kiko Kiti-Kiti. Mga bata, gusto niyo din bang makatulong sa kapwa tulad ni Super Kiko? Marami ba kayong natutunan mula sa kwento natin ngayong araw? Sigurado akong marami pa tayong matutunan sa ating mga susunod pang kwento dito lang sa Mga Kwentong Musmos! Paalam! O mga bata, ang kulit ni Kiko Kiti-Kiti. Katulad rin ba kayo ni Kiko? Meron ba kayong kilala o kalaro o kaklase na katulad ni Kiko? At sino nga ba ang batang natulungan ni Kiko? Huwag kayong bibitaw, makakasama na rin ang nagsulat ng kwento sa pangalawang bahagi ng Health Check Plus.